How do you feel na ito, napaka-challenging ng role mo at kakaiba sa mga nakaraan mong ginawa? Siyempre, nervous. First and foremost, nervous ako. But I'm ready to take the challenge and I will take the challenge and gusto kong makita rin ng mga tao ang kakaibang mo. Okay, paano mo pinag-handaan ito? Kasi sabi mo nga ito yung first drama. Sanay ka sa comedy, sanay ka sa light, ito iba. Nag-workshop po ako. I mean, nagpatulong ulit ako mag-workshop kasi it's been a year na nagpahinga ako. And yun, so nag-workshop ako and thankful ako sa mga staff ng Star Creative for helping me. Ano yung mag-share yung turning point ng buhay mo na marami ka natutunan? Having a daughter. It made me a good person. Naging mabait ako sa anak ko. Naging importante sa akin ang pamilya. Naging importante sa akin lahat ng bagay nung nagkaroon ako. Okay, you'll be a bride very, very soon. Ano yes. Na rin ang preparations mo for that milestone in your life? Well, ang dami, looking good, losing all the weight, and syempre, getting married is a big step. So, preparations, it's a wedding lang, but emotionally, physically, I think I'm ready, but yes. I'm just preparing for the wedding. Hands-on ka ba sa mga sa gown and everything? Yes, very much. Very hands-on, but more to my husband. Siya yung soon to be husband. Siya yung very hands-on with the wedding. Marami yung impressive lifestyle na meron ka, di ba? The fashion na mga damit na sinusuot mo when you're... Thank you! So, ganito rin ba makipapipicture namin sa wedding mo? Yung kung gaano ka-elegante? Yes, it'll be the way I wanted it. Yung elegante, simple lang, pero wala akong masyadong in-invite. Kasi gusto ko intimate lang eh. I mean, gusto ko yung mga taong alam ng storya namin. Gusto ko yung naka-witness sila sa buhay ko, hindi yung porket na ganito, ganyan-ganyan na, hindi. Maliit lang siya na wedding na intimate lang. Okay, and kayo ba? Ikaw ba? How much of your time will magiging housewife ka and how much magiging actress ka or magiging career woman ka? Well, as of now, kaya ko nagawa ko naman lahat, being a mom, being a housewife, being an actress. And also being myself, na nagawa ko naman siya at hindi pa ako nababaliw. So, kaya ko pa siya. So, but sooner or later, syempre, ayokong tumanggi sa trabaho kasi gusto ko itong gawin eh. And at long as na kinukuha nila ako, why not, diba? Ang swerte-swerte ko na binigyan ulit ako ng show at laking pasasalamat ko sa kanilang lahat. Nagkaroon ka ba ng regrets na nauna yung baby kesa sa marriage? Sa wedding? No naman, kasi parang I already know na I'm gonna be married with him. I already know na itong lalaki itong papakasalan ko. Pero hindi ko pa alam na papakasalan niya ako. Pero confident ako sa sarili ko. So sabi nga nila, prayers lang. So, and nung dumating yung bata, yung anak ko si Olivia, hindi ako natakot. Kasi alam ko kung hindi man maging kami ng tatay ni Olivia, andyan si Olivia para sa akin. So, wala akong regrets kasi wala eh. Ganun talaga ako eh. Gano'n ka-supportive yung husband mo sa'yo? Kahit nag-artista ka? Nako, todo. Suporta niya. I mean, siya yung mismong nagsabi sa akin na tanggapin mo yan, gawin mo yan, kaya mo yan. I mean, kasi nga naudlot ako dati, di ba? So, ngayon, sabi niya, pakita mo sa kanila lahat na you're back and you can do it. So, suporta siya to the max na pati sa mga clothes ko. Sabi niya, ito dapat suotin mo, ganyan-ganyan. Pero kasi nga, always naka-bikini ka, always nakaka-impress. Kasi na, maganda katawan ko ngayon. Exactly, nakaka-impress. So, di ba, okay sa kanya yun? Kasi alam mo yun, kung kaya na ka naging ganda, saka ang sexy-sexy mo. Okay, sabi nga nila, mga anak pa daw ulit ako. Sabi ko, hindi na, no. Ayoko na, sakit-sakit. Pero, syempre proud yung fiancé ko na, yung ganda ng girlfriend ko, ang sexy-sexy. Siya pa yung, I mean, todo suporta siya. And tinutulungan niya ako na maganda yung Instagram ko. And sa love scene sa Pusong Ligaw, okay sa kanya? Ay, hindi naman ako tumutodong love scene. Kasi ako din mismo, nanginginig ako. So, anong limitations mo? Hala, hanggang dito lang. Nakapaalam ko dito. Baka mabigtin ako. Kasi sa vlog, di ba? Akala mo may makikip, may aabang. Ay, meron naman. I mean, if it's done nicely, sige. I mean, if it's worth it. Pero, hindi ko kaya. Pero okay lang sa kanya, sa husband mo. Sabi lang naman niya sa akin, as long as mag-toothbrush kapag uwi mo at naligo ka, okay lang sa akin yun. No, totoo! Well, di ba? I mean,
alam niyo naman ako, nagsasabi talaga. I mean, hindi naman ako pretentious. So, as long as sinasabi ko sa kanya na magte-text ako, pinapaalam ko. Tapos, syempre may mga limitations na rin ako bilang may anak na ako. Kasi, ayoko naman na mapunood yun ng anak ko, mag-research siya, ang daming, di ba? Wala, baka ayaw, hindi na ako paniwalaan nun. So, may mga limitations. May mga, sa mga entourage mo, may mga kilalang personality ba na masasama si sa entourage mo? Oh, well, my best friend, Ellen. Ellen will be there. Mga ninong-ninang. Hopefully si John Lloyd will be there kasi best friend siya ng asawa ko. And ninong siya ni Olivia. Yung isang friend. Marami din. I don't wanna name names. Pero, not so much, but mga 10 or 8 lang. Outside Manila ba yung wedding or dito? Yeah, it's outside Manila. Ayoko dito, traffic. Baka hindi ako mabot sa kasal. Ready to post for mga men's magazine ulit after... Of course, I am ready. I'm ready naman. Para basta if it's done nicely. Hindi ko naman kaya yung bombastic. Pero if it's done nicely, why not, di ba? Siguro may konting bombastic ganyan, pero wag naman yung todohan, di ba? Hello? Baka sabihin ng anak ko, ay ikaw, ganyan-ganyan ka, di ba? Pati nga ng engagement ring. Yeah. Ah, yan cute. Yeah, thank you. Thank you.